Bago ang lahat, luma muna. Sa nakaraang episode, chinek natin yung naging pre-agency move ng dalawang team sa East, ang Bulls at Knicks. Ngayon naman, punta tayo dito sa West, sa pagitan ng Denver Nuggets at Phoenix Suns. Unahin muna natin dito yung Nuggets, na ngayon ay inaayos nila yung temporary replacement para kay Jamal Murray, na posible mid-season pa siya makabalik sa lineup. So nung ma-injured nga itong si Murray, ang pumalit talaga sa kanya ay itong si Austin Rivers. Sa free agency, pinapirma ng Denver Nuggets itong si Rivers ng 1-year contract, na magandang move yun para sa kanila dahil okay naman talaga ang pinakita niya last season na meron siyang 8 points, 2 rebounds, 2 assists, 1 steal at nasa 37% mula sa 3-point area. Sa nakaraang playoffs, itong si Austin Rivers ang starting point guard para sa Nuggets na meron siyang 9 points at 41% mula sa beyond the arc. Hindi kasing lakas umiscore ni Jamal Murray, pero yung efficiency rating niya, kung ibabase natin sa percentage, magandang addition din para sa Denver. Yung isa pang na-sign nila ay si Jamichael Green na para sa 2-year contract. Siya din kasi yung isa sa mga efficient role player ng Nuggets. Meron siyang 19 minutes na meron ding 8 points at 5 rebounds per game. Yung percentage niya mula sa 3-point area ay nasa 40%. Pero sa playoffs, medyo nag-decline ang numbers na yon. Na-retain din ng Nuggets itong si Kuya Will, si Will Barton, na meron siyang 2-year contract na last season ay nagkaroon nga siya ng injury. Pero yung naging move na yun ng Denver ay makakagawa talaga ng tinatawag nilang salary cap. Short term lang kasi yung pinirmahan nitong si Will Barton, na last season meron naman siyang 12 points, 4 rebounds at 3 assists per game. Sa playoffs naman nakalaro siya ng 3 games dahil nga kakabalik pa lang niya sa injury noon at nakapagtala siya ng 16 points at 2 rebounds. Ang masasabi namang nawala sa lineup ng Denver Nuggets ay itong si JaVale McGee. Pero si Paul Millsap, depende pa yan sa mga susunod na araw kung babalik nga ba siya sa lineup. Pero sa ngayon, ito muna yung nakalagay sa roster ng Nuggets. Base sa free agency roster ngayon ng Denver Nuggets, pwede pang mabago yan by October. Pero sa ngayon, ito yung potential starting five nila. Si Rivers, Barton, MPJ, Gordon at itong si Nikola Jokic. Nag-base lang din ako sa games nila nung playoffs at sa best position. Pero baka ibahin pa rin nila yan pagdating ng mismong preseason o regular season. Ang sinasabi naman ng mga analyst ngayon, di umano ang Denver Nuggets ay posibleng naka-steal na naman ang player mula sa draft sa pangalan nitong sina Sean Bones Highlands na napili bilang 26 overall. Maganda kasi ang pinapakita niya sa Summer League at higit sa lahat sa ngayon wala pa si Jamal Murray, nakaposisyon niya. Doon pa lang meron siyang chance na makakuha ng quality minutes. Dahil si Michael Malone, ang coach ng Denver Nuggets, ay nag-start talaga sa kanila sa era ni Nikola Jokic. At sa era na yun, kasabay niya si Gary Harris na nabigyan dati ng magandang minuto. Si Will Barton mula Portland nang mapunta sa Nuggets ay nakakuha ng quality minutes at unti-unti ding nakaka-score ng magandang average. At yung isa sa masasabing best draft steal ngayon, si Nikola Jokic, kung saan nga ay napili siya dati sa second round at ngayon nanalo pa bilang MVP. Dati kasi ang pinagpipilian talaga si Nurkic at itong si Nikola Jokic. Pero si Nurkic noon na trade papunta sa Portland. At dito nga naka-jackpot yung Nuggets nang ma-develop nga itong si Nikola Jokic. Dito naman kay Sean Highlands, ang sinasabi magiging draft steal din sa Summer League nga ang isa sa best game niya ay kontra nung sa Dallas nang umiscore naman siya ng 28 points, 6 rebounds at 4 assists. Ang amateur resume nitong si Bones ay hindi basta-basta. Naglaro siya ng 2 taon para sa Virginia Commonwealth University. Last season, napili pa siya bilang Atlantic 10 Player of the Year na meron siyang average na 19 points, 5 rebounds, 2 assists at 2 steals per game. Kung titingnan yun sa advanced stats, si Sean Highland ay merong nasa almost 8 attempts per game mula sa 3-point area at nasa 3 ang pumapasok doon. Mula sa 19 points per game, malaking percentage ng average na yun ay galing sa beyond the arc. Meron din siyang 37% mula sa 3-point area at meron pa siyang 14 attempts mula sa field at 8 doon galing din sa 3-point area. So halos kalahati ng tinitira niya mula talaga sa beyond the arc. Yun ang isa sa tinuturong dahilan kung bakit inaasahan na magiging draft steal itong si Sean Highland kung mabibigyan talaga siya ng magandang minuto. Punta naman tayo sa kabilang team ang tumalo sa Denver Nuggets sa playoffs, ang Phoenix Suns. Ang nadagdag sa kanila ay frontcourt at backcourt. Na-retain nila si Chris Paul, ang player na masasabing nagpabago sa Phoenix Suns sa nakaraang season. Yung nangyari dito kay CP3 ay parang kay Steve Nash dati. Na-criticize pa nga ng Phoenix Suns nang binigyan siya ng malaking kontrata. Pero nabago niya yung franchise ng Phoenix. Kay Chris Paul pa nga, nadala niya hanggang NBA Finals.
Si Chris Paul ang kontrata niya ay tatagal until 2025 at meron na siyang edad noon na 39 years old. Sa Phoenix Suns din, si Chris Paul ngayon ulit nakapaglaro ng nasa 90% sa regular season games. Kasunod dyan na maglaro siya ng ganung percentage sa OKC. Ang pinakahuling nakapaglaro pa ng ganung rate itong si Chris Paul ay noong 2015 at 2011 season pa. Sobrang tagal ng pagitan ng Chris Paul na nakapaglaro ng more than 90% sa regular season games. Napunta din sa Phoenix Suns itong si Landry Shamet kapalit itong si Javon Carter at ang 29th overall pick ngayong 2021 draft. Si Landry Shamet ay maganda din ang pinakita sa Brooklyn Nets last season na meron siyang 9 points per game at 38% mula sa 3-point area. Magiging pangatlong point guard din itong si Shamet sa rotation dahil nga nasa Phoenix pa rin itong si Cameron Payne na naging vital piece din ng Phoenix Suns last season nang pumirma siya ng $19 million na kontrata sa loob ng 3 taon. Si Shamet sa pang-apat na taon niya sa NBA nakapaglaro na rin siya sa 4 na teams. 3 beses din siya nakapasok sa playoffs at masasabing impact player din kasi siya, lalo na noong mga time niya sa Clippers. Dito naman sa Phoenix Suns, ang tanong dyan, mabibigyan din ba ng magandang minuto itong si Landry Shamet? Sa Brooklyn Nets, nakapag-average siya ng 9 points per game sa loob ng 23 minutes. Doon pa ay merong Kyrie at Harden sa guard position. Dito naman sa Phoenix Suns ay merong CP3, Campaign at sa shooting guard naman si Devin Booker. Hindi pa kasama dyan yung isang point guard din na nakuha ng Phoenix Suns, si Elfrid Payton, na pumirma din ng 1 taong kontrata sa kanila, na last year sa Knicks ay meron siyang 10 points, 3 rebounds at 3 assists per game. Siya din kasi noon ang starting point guard nila. Pero sa Suns, expected na magiging backup siya ni Chris Paul at nasa 4 na ngayon ang rotation para sa point guard position. Ang isa naman nakitang problema sa Phoenix Suns nung finals ay yung kanilang frontcourt. So isa sa mapapansin doon nung nakalaban nga nila ang Bucks sa finals, merong multiple players sa Bucks ang nagpapalitan sa rotation. Sa frontcourt, si Giannis, Lopez at itong si Bobby Portis. Sa Phoenix Suns, ang primary lang talaga nila noon ay si DeAndre Ayton. Kaya nung nagkaroon nga siya ng foul trouble dati, nagka-problema talaga ng malaki ang Phoenix Suns. Mula kasi nang mawala ito si Dario Saric, ang takbo kasi ng sistema ngayon ng Phoenix Suns ay naiba. Si Frank Kaminsky na dapat magkakaroon ng mahabang minuto ay hindi nangyari. Kaya ang kinuha ngayon ng Phoenix Suns ay ang 3-time NBA champion, Olympic gold medalist at 2-time Shakti na full MVP na si JaVale McGee. Nasa 33 years old na ito si JaVale McGee, pero yung kanyang championship experience ang kailangan ngayon ng Phoenix Suns. Pangalawa, ang huling best season talaga niya ay noong 2019 sa Los Angeles Lakers na meron siyang 22 minutes na meron pang 12 points, 7 rebounds at 2 blocks per game. So hindi naman ganun kalayo ang agwat ang taon ng kanyang best season. Good pick pa rin yun para sa Phoenix Suns. Ang tanong lang dyan, paano naman siya magpipit sa 5.2 seconds offense? Ang sagot lang doon, posibleng magamit din niya yung naging experience niya sa Golden State dati dahil halos malapit din naman yung sistema na yon. Bukod kay JaVale McGee, DeAndre Ayton, Frank Kaminsky at Dario Saric ay may isa pang big man na inaasahan na makakapasok sa rotation at ito ay si Jalen Smith. Iba kasi ang pinapakita niya ngayon sa Summer League at siya din yung 10th overall pick ng 2020 NBA draft. Hindi rin kasi siya masyado nabigyan ng magandang minuto last season pero ngayon sinasabing dine-develop na siya para talaga masama sa lineup. Ewan ko lang kung pagdating ng mismong regular season kung mabibigyan talaga siya ng magandang minuto. Sa Summer League, nagkaroon siya ng 4 na double-double na meron siyang average na 16 points, 12 rebounds at 1 steal per game. Meron din siyang 39% mula sa 3-point area. Si Dario Saric merong injury, so posibleng start ng season, hindi siya makalaro or posibleng buong season na dahil nga sa kanyang torn ACL injury. Si Jalen Smith ang sinasabi ngayong nire-ready na ilagay talaga sa power forward position na merong inside at outside game. Yan kasi yung isa sa expected na mababago talaga sa lineup ng Phoenix Suns na maglagay sila ng isa pang batang player sa rotation dahil ang average na edad ng team ay nasa 27 years old. Ang pinakabata sa rotation nila sa starting lineup ay si DeAndre Ayton na 23 years old. So bata pa rin naman yung nasa starting lineup ng Phoenix Suns pero yung sinabi ko nga sa power forward position ay nasa late 20s na at injured pa. So mas magandang maglagay ng pamatagalan. Sa pagitan naman ng Phoenix Suns at Denver Nuggets ay halos same pa rin naman sila sa lineup. Ang lamang lang dito ng Phoenix Suns ay buo pa rin yung kanilang core players na nakapasok sa NBA Finals. Ang Denver Nuggets naman kailangang humanap talaga ng posibleng pansamantalang pamalit dito kay Jamal Murray. Andito naman si Rivers
Pero ibang klase pa rin kasi yung Murray kung umiscore at magdala ng team. So yan muna mga update kayo regarding sa naging move ng dalawang teams na yan, ang Phoenix Suns at Denver Nuggets. At titingnan natin kung pagdating ng October ay meron pa mababago sa lineup na yan. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.